tayo ng 1993. Kape-birthday lang uli ni Coach Sonny Jaworski. Isa pong Biyernes yung laban na yung ginanap. Dito makikita niyo pa ang mga highlights yan. Si Sonny Cabato, na alala niyo pa kung si dito. Pagkatapos ng game, ganyan si Coach Sonny Jaworski. Walang fan na uuwi na hindi niya babatiin. Walang pakialam niya kahit abutin niya ng hating gabi hanggang hindi niya napapagbigyan yung huling fan na gustong makapagpapirma sa kanya o makapagkamay man lang. Pero eto na. Meron pala sikreto yan si Coach Sonny Jaworski na hindi ko alam. Nalaman ko lang noong 1993. Hindi pala umuwi yan ng diretso pagkatapos ng laban. Yan pala ay sumaside trip pa. Yan ang nagulat ako. At sa isa sa mga side trip niya, napasama pa ang inyong lingkod. Pumunta kami sa isang madilim na lugar. Oo, ganun ho si Coach Sonny Jaworski. Meron pala siyang itinatago sa mga milyon-milyon mga fans. Sa nagpunta si Coach Sonny Jaworski sa isang gabing yon ng Marso ng taong 1993? Isang madilim na iskinita sa lugar po ng Maynila. Meron po kasi nung game na iyan na sumulat na isang matanda, si Ginoong Gabriel Texon. Ito pong aakitan ni Coach Sonny Jaworski ay ang ospital ng University of Santo Tomas. Ayan po si Coach Sonny Jaworski as he enters the charity ward ng USP. Dadalawin niya si Gabriel Texon. Ako 90 years old na ng time na yan eh. Merong wish itong mama na to na ilang araw nang hindi tumatayo. Kumbaga, parang naghihintay na lang siya ng oras niya. Gabriel o si Tatay Gabriel Texon. Almost 90 years old. Ayun, sinabi niya nakuha nga yung letter. Kasi po, nung before ng game na ito, nung particular game na ito, nagpadala ng sulat si Ginoong ang pamilya ni Gabriel Texon. Sumulat sila kay Coach Sonny Jaworski na idinaan ng bayaw. Ayan po si Dr. Jojo David, yung naka-strikes na yan. Yan po isa sa mga attending ni Mang Gabriel Texon. At sumulat siya kay Jaworski kasi meron siyang isang wish. Imagine mo, final wish niya ay makita niya in the flesh ang kanyang paboritong player na si Sonny Jaworski. Ayan, sumusulat si Mang Gabi. Alam niyo, hindi ko maintindihan nung una hanggang silipin yung sulat niya from a screen grab. Sinabi pala niya doon kay Sonny Jaworski, kay Coach Sonny, kay Coach Bobby Jaworski, na hindi siya makatulog kapag nalalaman niyang natatalo ang Hinebra, ninenerbyo siya. Ito yung sinasabi ko sa inyong madilim na lugar at yung mga hindi inilalahad ng mga side trip ni Coach Sonny Jaworski. It makes him such a genuine person. Lahat na ma-accommodate, a-accommodate niya. Kaya hindi siya pa yung naghanap ng pendel pen para pirmahan ng uniform ng isang nurse na ito na attending ng charity ward habang si Mang Gabi. Eh talagang busy sa kanyang pagsusulat ng kanyang letter of thanks kasi
Hindi na po nakakapagsalita si Manggabi sa point na ito ng buhay niya. Hindi na rin po siya nakakarinig. Kaya dinadaan na lamang niya sa sulat ang kanyang mga mensahe. At ito, babasahin ni Sonny Jaworski. Makikita niya dyan yung sinasabi ni Manggabi na hindi siya makatulog nga kapag ka natatalo ang kanyang kukunan. Kaya Toyota pa yan o Hinebra pa ngayon. Dito na siya sa charity ward na ito. Tingin niyo reaction ni Coach Sonny. Yan ang isang technique ni Coach Sonny na natutunan ko eh. Paano pipirma? Hindi mo na kailangan lagyan ng cardboard o isang matigas. Pahahatak mo lang sa mga kaibigan mo at kaya niyang pirmahan. Yung t-shirt, tingin niyo ko paano papakita ni Tatay Gabi mo. Parang bata. Tingnan doon yung bonte at gagalahan natin ang pagkain. Gio, Mantexon, congratulations eh. Golden Father, awan ni Palito. Diba? God bless you. Salamat po sa pagsubaybay niyo sa Kinko at sa pagdala niyo. Pagkasubayo, bukas padadala ko yung hindi niyo. Natutuwa ako kung nakita ko. Salamat po sa inyo. Salamat po. Pabalik ka pa sa kulay. Salamat po sa inyo. Pagkasubayo. Para makipag-screenings naman kayo mga dulo. Bumalik kayo sa screen. Sabi naman ang pamilya. Salamat po sa suporto niyo ng napakaraming panahon. Matuluto ako ng ating mundo. Sonny Jaworski hindi mahilig yan sa mga tinatawag na generic na messages. Palaging personalized. Yun ang iba sa kanya eh. At yan ang kwento ko sa inyo sa ikatlong bahagi ng ating pagbibigay pugay sa natatanging Big J o living legend ng Philippine basketball, walang iba kung hindi si Coach Robert Jaworski. Paano niyo ipapaliwanag? Wala, almost speechless ka sa ganong klaseng moment. Yan ang mga moment na hindi mababayaran. And hindi ko na-realize. Ang tagal kong hinanap itong material na to dahil na-realize ko later on na meron pala kaming nakuna nung na kasama ko dati. Isang cameraman lang kung kasama namin nung araw na yan doon sa UST nung 1993.
na nagpapakita sa iyo kung bakit natatangi si Sonny Jaworski. Bakit natin inilalabas to, nilalahad? Hindi lang bilang pagbibigay pugay o pagbabalik tanaw sa napakagandang career, napakagandang pakikitungo ni Big J. Maganda rin ito para sa mga kabataan ngayon na maintindihan nila na bilang mga tinitingala ng sambayanan, kay matanda o bata, meron din silang responsibilidad o meron silang, sabihin natin, obligasyon na maibalik kahit na papaano ang pagmamahal at ang paghanga na ibinibigay sa inyo ng ating mga kababayan. Si Sonny Jaworski, ipinakita niya kung paano ibabalik yung pagmamahal na yan. Yan po ang ikatlong bahagi ng ating The Living Legend, ang storya and the celebration of one Robert Bobby Jaworski.